Mark, ito magbabalik ka na uli, no? Magbabalik in a sense sa yung susunod mga kalaban, si Michelle Rosales, yung tumalo sa'yo, next fight, siya na kalaban mo. Kumusta ba yung pakiramdam mo ngayon? Ay, yung pakiramdam ko ngayon sa next fight namin, na masaya-masaya ako kasi makakalaban ko siya uli. Tapos, mapapakita ko talaga sa mga sumusuporta sa akin ng mga Pilipino at saka dun sa labas na talagang kayang-kaya ko talaga si Rosales. Ilang percent yung sinasabi mo noon na ikukwento mo sa akin na yung nangyari kay Butchoy noon, Zigores, kasi siya muna lumaban bago ikaw eh. Doon nga siya na ospital, na coma, buti nga nakaka-recover. Ilang percent na talagang naka-apekto sa'yo yung nangyari kay Gores nung nilabanan mo itong si Rosales? Ang naka-apekto talaga sa akin, maano talaga ng mga kung sa mga 100% pa na level, mga 50% talagang nawala sa akin. Kasi nung close ko yun na kaibigan si Butchoy, sabay kami yung kumain, sabay maligid sa lahat-lahat. Tapos yun lang yung nangyari sa kanya. Panalo nga, pero yun naman ang nangyari sa kanya. Kaya grabe talaga ang apekto sa akin doon sa laban ko na yun. Doon sa laban na yun, ano yun? Tumatakbo sa isip mo? Naalala mo siya, naisip mo habang lumalaban ka? O parang mabigat lang talaga pakiramdam mo noon pero nakafocus ka pa rin sa laban? Talaga nang lumalaban ako, yung isip ko parang lumilipad, na hindi ko alam, parang hindi ako lumalaban. Tapos kung hindi pa nga ako naka-wear ng alat, titigil na ako eh. Mm-hmm. Kung hindi ako ala boys na ganyan, nang titigil na talaga ako sa laban na yun. Tapos naisip ko rin na sabi, kung titigil ako, mahihiya ako kasi ala boys ako. Kaya inilaban ko na lang talaga. Pag nasa laban, binisita mo si Butchoy sa ospital, no? Nakita mo lahat nangyari sa kanya, nakatubo, everything. Yung ba parang hindi ba naging dahilan para medyo ma-discourage ka sa boxing dahil pwede mangyari sa'yo yung gano'n? Nung una, naisip ko talaga na maka-discourage talaga sa akin. Pero yung una, inisip ko talaga na gano'n, na masama talaga yung isip ko. Parang na-discourage ako sa mga boxing, ganyan. Pero nung nakita ko na si Butchoy, yung nangyari sa kanya, nang nilabanan niya na, parang nasasabi ko sa sarili ko, yung tapang talaga ni G. Ganyan, kahit katulad ngayon sa laban ni Michael, andyan siya, sumusuporta pa rin. Kaya nga sabi ko, parang sinasabi ko sa sarili ko, parang si G na ngayon yung sikan win ko sa lahat ng laban ko. Ito na, makakalaban mo si Rosales. So, anong tingin mo mangyayari dito sa laban na to? Wala na akong sabihin sa laban na to, pero itong laban na to, makikita yun talaga kung sino talaga si Miligin sa laban na to. Ano tingin mo? Knockout? Bugbog? Lahat gagawin ko para manakout siya, pero hindi ko alam na hindi ko masabi, pero susubukan ko lahat yung manakout siya o ano. May idea ka na, no? Dahil nalabanan mo na siya, sabi mo 50% ka nun. Sa na-re-recall mo sa performance niya, anong tingin mong ngayon na 100% ka na rin siguro, mentally, emotionally, tingin mo mas magiging maganda, mas masigurado panalo mo ngayon? Kasi ngayon, na hindi ko masabi na mananalo talaga ako sa laban, pero yung ngayon, gagawin ko talaga na agresibo yung laban. Kasi nung fight namin, matakbo ako eh. Kaya gusto ko na agresibo ako kasi siya yung agresibo dun eh. Kaya nung 5 rounds nga, tamaan siya sa bodega. Yumuko nga siya eh, nagpahalata siya. Pero wala na ako nun eh, walang-wala na talaga ako nun. Kaya sa next fight ko, paghandaan ko talaga na magandang laban talaga. Sige, mensahe sa mga naniniwala pa rin sa'yo at yung mga ibang dati naniwala na medyo may duda sa iyo, no, hanggang sa makabawi ka rito. Sa lahat ng sumusuporta sa akin at nagdududa pa sa akin ngayon na parang alanganin pa sa suporta. Ibuhos niyo na kasi ipakikita ko talaga sa inyo kung ano talaga sa Miligen. Saka maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin sa buong mundo. Maraming salamat po.